Finally, muling naglabas ng kanyang pahayag ang controversial na vlogger na si Tansh ng Team Tara kaugnay pa rin sa hiwalayan nila ni Sara. Ikinagulat ng netizens sa Team Tara fans ang mga post ni Tansh na mga larawan ng mga handwritten notes na tila mga saloob nito sa nangyari sa kanila ni Sara. Matatandaang matapos ngang mag-viral ang kanyang post noon sa kanilang breakup ay hindi na muling nagsalita pa si Tansh kahit pa sa kaliwat ka ng batikos na natatanggap nito. Pero dahil sa nadadamay na daw ang mga mahalagang tao sa buhay niya, ay muling nag-post si Tansh na magsisilbi daw ng closure sa lahat. Ipinost naman ang admin ng Team Tara Manila Facebook page ang bagong post ni Tansh. Nakasad pa sa caption, "Guys, please read letter from Tanchelli Lobete. Thank you so much, Tansh, for telling the whole story behind. Walang masama sa pagsabi ng totoong nararamdaman rather than magstay sa isang relasyon na ipinipilit na lang. For this letter, mas naintindihan namin kung ano ang mga pinanggagalingan mo. At least it's all clear sa lahat. We love you both and you guys deserve the real love." Nakasaad naman sa open letter ni Tansh, "Sara, mabait naman talaga siya. No question about that. Pero there are things na hindi niya magawa, or I'm not sure bakit hindi niya magawa. Ang ipagtanggol ako, mag-isip at magkaroon ng initiative. Huwag maging easy-go-lucky." Tapos para na lang akong nakukumpara sa kanya, na para bang ang sama-sama ko. Wala man lang siyang gawin to stop that. Dahil ba gusto niya yung pakiramdam na siya ang nakikitang mabait ng tao? Ako lahat ay nag-iisip kung ano ang makakabuti sa pamilya namin. Yes, unfair kung di ko man lang i-credit yung efforts niya. Pero nakaka-depress kasi pag sinasabihan ko siya, di niya makita pagkukulang niya. Minsan naiisip ko, may sayad na talagang utak ko. Napaka-easy lang kasi sa kanya lahat. Anyway, siya kasi yung tipong aalagaan. Ewan ko ba, may nakikita naman akong effort, pero bakit di ako satisfied? Dahil ba sa inconsistency? Kahit ang mag-arrange or maglinis ng bahay, bakit hindi enough? Pakiramdam ko, ako lang. Kahit nung magbabantay siya kay Amara, napaka-easy-go-lucky. Masyado ba ako perfectionist? I don't think so. Gusto ko lang din siguro, nang bukod sa akin, may magdadala. Mahal naman talaga, minahal. Pero sapat bang kumapit kung hindi na ako masaya? Dahil sa bawat minuto ng araw-araw namin, di ako kontento. Parati ako nagre-react kapag may mali. Imbis na admit niya, ganito ba dapat kong gawin? Ang nakakainis pa doon, iinisin ka pa lalo. Dahil sagot niya, malayo sa kung ano dapat ang point ng usapan. Alam ko may anger problems ako, pero alam ko naman na hindi ako bobo. Nakakaintindi ako lalo kung maayos ang approach. Like magsalita ng maayos. But hindi, mas natitrigger na ako at naging monster sa relationship. I have my fair share ng kakulangan sa relationship. Yung mga alam ko, aware ako sa sarili ko. At meron namang blind spots. But most of the time, parati lang ako nagre-react. Di naman siguro ako katulad ng sinasabi nila na narcissist. Shuva, grabe naman. But yun na nga, I always turn out to be the monster in the relationship. Sa cheating lang ba pwede masaktan sa isang relationship? Or pwede din ba ako masaktan every time I self-pity? Dahil kahit anong kabutihan gawin ko, ang nakikita ng iba ay puro na lang si Sara. Tables are turned. I will do something. Kasi alam ko, hindi totoo yon. Out sa lahat ng effort ng tao, the least thing I can do is to defend her and show the world how awesome she is. I am sometimes fun in a relationship, but if not, napaka-boring ng everyday lives namin. Bakit
parang okay lang sa kanya na tahimik lang siya. Bakit kailangang tipirin niya ang mga salita niya? Yes, given it's her personality. Kaya nga nagtagal naman kami kasi I'm trying my best to love her imperfections. But wag naman sana dumating sa punto na ipa-feel niya sa akin na ako na lang mag-isa sa relationship. Kung love lang, yes, we have the right love. But there's a lot in between na mas importante. At ngayon, na nadagdagan na ako ng mga anak, I am choosing myself this time. Dahil mas kailangan ng mga anak ko ang version of me na hindi depressed. I prefer to be my best version in order for me to be the mother my children deserves to have. I already show the world how amazing Sarah is. But this time, I am choosing myself to feel how amazing I am with the person who helped me see myself more. Hindi naman financial security ang kailangan ko. Till even with Sarah, we are okay. Kinaya ko naman sarili ko. Madiskarte ako. Pero yung emotional security na naaambag na isang partner sa'yo, yun ang security na gusto ko. Hindi ko naman ginusto na humanap ng iba. May mga away kami ni Sarah na pinapalagpas ko na lang. Dahil dead end naman for me. Knowing me, madali ako magalit. Madali din naman ako ma-okay. If maayos kausap. Or makalimutan na lang. Di ko naman dinibdib na yung mga yon ay di na pala okay sa akin. I prayed na resuscitate ang heart ko dahil may mga times na I want to quit life. Di ko alam. May partner naman sana ako sa buhay. Pero bakit ganong dumating sa point na gusto ko tumalon sa building but good thing andun si Baba at Ate May. I was honest with Sarah from the very beginning. I told her everything she needs to know. Since January, na may feelings ako towards her. We tried for how many months? I tried na mawala yung feelings ko sa ibang tao. At bumalik na lang sa si Sarah lang. Pero mahirap. It's like I saw my silver lining. My light at the end of the tunnel. I cannot do it anymore. I don't want to stay just because naawa ako sa kanya. Kasi hindi yun tama. Magstay dahil mahal ko siya. Pero hindi ako satisfied. Posible pa rin naman yun, di ba? Na mahal ko pa din siya. Doon pumapasok yung parang best friend. Kasi kung as a partner, hindi na eh. Hindi na kaya. Kaya nangyayari to kasi deserve din naman niya makahanap na ng iba. Yung magmamahal, mag-aalaga, at yung hindi niya kailangan ng anything from Sarah. Kasi buo siya. I cannot do that. Dahil gusto ko, ako yung aalagaan. Yung mamahalin. Yung tanggap kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Yung tanggap siya, 100%. Yung unconditional magmahal. Paano ko naman mabibigay yung unconditional na yon kung ang sarili ko di ko kayang mahalin? Alam ko maraming galit sa ginawa ko. Pero nasan ba kayo ng mga panahong lugmok na lugmok ako? Mga panahong gusto ko nang bumitaw. Dahil ang bas nakikita niyo sa vlog, kaya kilala niyo na ako. I tend to put myself down to lift other people. Kasi ayoko maging entitled. Ayoko maging mayabang as much as possible. Dahil I learned so much sa life in a hard way. I prefer and wait for other people na maangat ang bangko ko. Kaya sa public, I prefer ilaglag ang sarili ko. But there's more to me than that. Totoo lang, as much as possible, ayoko maging hipokrita. Hindi ako perpekto. Tao lang ako. Tao ako. Patawarin mo ako, Sarah, kung ginuloko ang buhay mo. Patawarin niyo ako kung selfish ako.
bigay niyo na sa akin itong desisyon ko na to, please. Patawad. Patawad. I'm sorry. I always pray for Sarah for God to help her move on. Be happy. I pray for His forgiveness. This was not an easy decision. Mahirap. Masakit. Pero help us ni Sarah to still have a good relationship for our kids. Soon, magkakaroon na ng good reason kung bakit nangyari to kay Sarah.